Ang peanut tree po ay kabilang sa mga naglalakihang puno. Malaking kahoy po siya na lumalaki mula 60 to 70 feet tall. At ang bunga po nito, syempre kung hilaw pa ay berde, pag pwede na po kainin, ito ay nasa dark purple, tapos makintab po ang skin, pinakabalat niya. At sa pagkakaalam ko, dito lamang siya cultivated sa Pilipinas. Hello mga ka-explorer! Nako, naantay-antay ko lang sister ko. I invited her to cook for me. Nakita ko kasi sa FB. Dinemonstrate niya kung paano kinakain ang raw pili. Yung outer layer nito at pagbabalat. Mamaya makikita niyo. Tapos, tinanong ko siya kung marunong siya ng sugar-coated pili nuts. Aba, buti na lang marunong. Ay, excited na ako. Sabi ko, ipangluto niya ako kahit konti lang. Kaya samahan niyo ako, ma-witness kung paano ito gawin. Tara, explore natin yan. Ayan, babad natin sa mainit at tubig ang ating pili para mamaya pag lumamig, papakita ko sa inyo paano pag, ano yan, pag balat o pagpanit ng pili. Ito na po yung pili na malambot na pinainit natin kanina. Malambot na siya ngayon. Yan, babalatan natin. Ayan, ito pong itim na to, matigas to. Ito po yung tinatanggal. Ayan, tabi natin. Ito po yung tinatanggal para makain natin yung laman ng pili. Kasi may nagtatanong sa akin na classmate ko kung paano daw kainin. Di daw nila alam. Tapos ayan, tatanggalin natin para matanggal yung kahoy. Ito na po yung, ano, ito na po yung labas na, ito na po yung kakainin nating pili. Pwede na isaw-saw dyan. Yan, sarap niyan. Ito pa. Ayan na po yun. Pag na, nababad na siya sa mainit, lumalambot na siya. Pero itong itim na to, matigas man giraray. Matigas pa rin. Kaya ang kunin lang natin itong maputi sa loob. Ito yung kinakain namin. Maski wala kang ulam na ito. Masarap niyan. Saw-saw lang sa toyo. Ayan. Oh. Okay na. Diba? Sarap. Ang shell or ang kahoy ay ibinibilad muna bago tilarin. Ito nga. Kailangan ko ng... Yeah. Ang pili nuts po pala ay maganda sa puso. Nakakapagpababa din po pala ito ng bad cholesterol levels. At may suporta din para sa bone health. Good source of vitamin E. At excellent source of magnesium. Maganda rin po ito sa mga practicing ketogenic diet. Kasi nga po, mababa ang kanyang carb counts. Ito po, madalas kong mabasa. Combat free radicals. Di ko po alam paano siya i-translate, pero sa pagkakaintindi ko po, ito ay panlaban sa masamang elemento sa kalusugan ng tao. Masamang elemento po sa kalusugan ng tao, ha? Hindi po masamang elemento sa paligid. Ang pagtitilad po sa pili or sa shell nito ay hindi po basta-basta. Kailangan po kontrolado na hindi mahahati pati ang pilinat sa loob. Kailangan po ito ay buong ilalabas mula sa shell ng pili. Kaya dapat kontrolado mo ang pagtitilad nito. So ito yung mga shells. Ayan, shells. Ayan. Shells. Inside the shells, ayan, yung pili nuts. Ayan na yung pili nuts. Pa-show natin. Okay, ayan. Yun, in-open. Oo, ha? Ang dandan pa. Ayan. Alright.
Yan, sinasala mo na. Para matanggal din yung mga tubig. Paglamig na ito mamaya, pabalatan na natin siya. Ayan ang balat niya. Okay. Matapos po na ibabad sa mainit na tubig ang pili nuts, saka pa lamang ito babalatan. Makikita nyo na kulay puti po ang pili nuts at ang balat nito ay parang tela, kaya kailangan po siyang ibabad sa mainit na tubig. Ay, sister ko, busy-busy. At ang shell nito ay ginagamit nila dito panggatong. Minsan naman, ginagamit nila itong decorative materials or pang arts and crafts. Ang mga sangkap para sa sugar-coated pili nuts ay, syempre, number one, ang ating pili nuts. Next ay sugar. Then, water and cooking oil. Ganun lamang po yun, kasimple. Painitin ko muna ang kawali bago ilagay ang manlita at deep fry ang pili nuts. Haluin po ito at tayin hanggang sa maging brown ang pili nuts. Gawin na natin siyang dulisin. Konti pa. Brown ng konti pa. Para sa? Next na step naman. Para nung may asukal na. Saka water. Iwas talsik ngayon. Walang talsikan. Walang mantikan tumatalsik. Ay, hindi. Wala to. Ilang takal yan? Apat lang. Kasi maliit lang yung kawali mo. Okay. At dahil homemade po ang aming sugar-coated pili nuts, hindi ganun katrabaho ang aming na-experience. Pero kung maramihan po ito, abay, nakakapagod po pala ang mga ganitong pagluluto. Ang ginawa po namin sa dalawang tasa ng pili nuts, meron siyang equivalent na half cup of sugar and water. Tapos po walang humpay na paghahalo upang mamuo ang sugar sa each pili at hindi magdikit-dikit. Kaya po ang bawat piraso ng pili ay mababalot ng sugar. Pwede rin depende sa inyo kung maraming sugar ang gusto nyo. Pero sa amin, hindi masyado. Kasi nga po, ayaw na maging diabetes. Diabetes! Pa-shoutout po muna para kay Christopher Placido ng taga Magdalena, Laguna. Ethel Juneda ng Rawis, Bacon. At si Emlyn Flores and family ng Santa Maria, Bulacan. Hello guys! Mga ka-explorer na kayo! Thank you for watching! Pahabol na shoutout para kay Rodel Rico ng Pandakan, Manila. Thank you, sir. Enjoy watching. Oh, pwede na. Gusto may toto. Yun, no? At happy birthday sa TUP Board Secretary, Ma'am Mona Purganan. May dulce ng pili si sister. Yeah. Dulce. Dulce amor. Dulce is candy. Sarap! So, ito na po yung finished product ng aking dear sister. So, pre-tasting na. Pre-taste. Pili na. So, ito po ay ang tinatawag na sugar-coated pili candy. Iba pa po pala yung caramelized. Iba pa rin po yung fried lang. Iba pa rin po yung roasted pili candy. So, marami pong klase ang pagluluto sa pili. So,
Sarap! Pwede rin kayong magpagawa. Pero siyempre, sister ko po kakausapin nyo. Hindi ako. Sana lang. Sarap talaga siya. Naka-addict. Kain po tayo. Sarap, approve. Ina-okay. Kainin ang Pili Nuts. Masarap. Kita niyo po yan? Sold out! Hindi na po ito aabutin bukas. Maya-maya lang. Wala na to. Ganyan po kasarap ang Pili Nuts dito sa Kabikulan. Nakaka-addict po talaga siya. Marami pa pong luto ang pwede namin ma-share sa inyo. Mga homemade products po galing sa Pili. Sa mga next vlogs ko na ma-share sa inyo. Like roasted Pili. Minsan with sili, no? Garlic and chili. Mga ganun po. Pwede rin siyang ipang mix sa iba't ibang delicacies. Like pastillas, pulboron. Pwede rin siyang Pili tart. Ganun. At saka pwede rin po siyang i-mix sa coco jam. Yan. O diba ang daming gamit. Basta abangan nyo po sa mga susunod na vlogs ko. At sa mga nanonood po dyan, baka hindi pa po kayo nagsusubscribe, pakisubscribe naman po. At pakit na rin ng bell button notification sa side niya para kayo po ay updated sa mga future vlogs ko. Pakilike and share na din po. O paano? Till next time, thank you for watching. See ya!